Okay. Thank you. Sige, ililipat ko na lang tong mga pagkain. Nagdala ko ng mga pagkain kasi sabi ni JC, one sa rinyo daw. Pero mukhang interrupt ko yata yung celebration niyo. Hindi ah. Salamat nga dito sa mga dala mo eh. Actually, nagpunta ako dito para mag-apologize. Sa lahat ng gulo, istorbo na dinala ko sa inyo this past few days. And Sander, sorry for all the drama. And Agnes, sorry kasi kinuha ko yung mga oras na dapat para sa'yo. I hope you don't think that I'm the ex who wants Sander back. Hindi naman ganun yung iniisip namin sa'yo. Lahat kami nag-aalala para sa'yo, Kate. So, let's put all that behind us. Ang importante, nandito tayo ngayon. Happy, and we're friends. Happy months to you guys. Salamat. Thank you. Ano? Balik na tayo dun. Ay, may pasok na kayo. Bumulat sa labas eh, kaya bukas oo, pinasok na namin dito. Ah. Sayang naman, naudot ang celebration. Wrong timing talaga yung ulan na yan. Ah, mga anak, uwi na tayo kasi, darling, kasi parang ano, baka lumakas pa yung ulan eh. Na, sige. Sige, sumunod kayo dami. Sige, sumunod kayo dami. Mga bata. Sige. Good night. Thank you. Good night. Oo, salamat din. Ay, ako din, uuwi na pa. Ah, uwi na ako. Sige, ingat ka. Good night po. Good night! Ako, antok na ako eh. Gusto kong matulog. Kayo na bahala dito, ha? Apo, Mam Boobs. Good night, pa. Sige, good night. Good night. Sleep tight. Sige. Tara, Kate. Kain tayo. Sure. Agnes, you should show me kung anong monster gift sa'yo ni Sander. Ah, huwag na. Nakakaya. I wanna see it. Please. Ito. Jacket, boots, tsaka promise na pupunta kami sa Mount Pulag. Oh, I love Mount Pulag. At naalala mo, nung pumunta kami doon ni Dexter, Momo, tsaka ni JC? Kasi yeah. Hindi siya nakasama eh. Kaya I've been telling him to go to Mount Pulag. Because it's so beautiful there. Kaso, matagal ko na sinasabi sa kanya yun eh. Buti naman, finally, gagawin na niya. Noon ko pa man talaga gustong pumunta dun eh. How about Sagada? Remember we had so much fun spelunking? Have you tried spelunking? Ano yung spelunking? Parang yung nag-explore sa mga caves. Ano? Agnes, kailangan mong iyayain si Sander dun. Kasi ako, ayaw na ayaw kong pumunta dun eh. Kaso ito si Sander, ang kulit-kulit. Kaya we went there on our second monthsary. And I'm glad na sumama ako sa kanya. Di ba? Okay lang. Marami pa naman kaming oras. Di ba, Sander? Oo naman. Tsaka di bale, mapupuntahan din natin ang Sagada. Oh, by the way, Agnes. Kailangan ko umorder ng jam sa'yo. Pwede ka ba mag-deliver bukas? Titignan ko ha, kasi baka marami akong gagawin bukas. Tsaka baka kapusin ako sa oras eh. Sige na, please. I'm begging you. Iba kasi talaga yung jam mo eh. Pupuntahan ko kayo ulit dito. Gusto mo? Wag na, sige. Ihahatid ko na lang sa inyo bukas. Promise? Paramis! Kailangan niya pa ikwento sa akin yung monster nila. Hindi ko naman kailangan malaman kung saan sila nagpunta, kung ano ang mga ginawa nila dati. Pero, baka naman walang kulay. Baka nagkakwento lang talaga. Tsaka kami naman ni Sandra magkasama pagpunta dun sa Mount Pulag. Kaya sige na, Agnes. Bentahan mo na ng jam. Sayang din naman ang kikitain. Pandagdag din to sa tuition namin nila Judy at Chloe. Business is business. Agnes! Thank you at dumating ka. Miko! Miko! Iaabot ko lang sana tong jam. Pero Agnes, meron sana akong request sa'yo eh. Ano yun? Pwede mo ba akong turuan gumawa ng strawberry jam? Hindi lang pala 30 jars yung kailangan ko. I actually need
20 more. Since nandito ka naman na, tulungan mo lang ako. Meron pa naman ako surprise dyan eh. Kasi marami akong... Please. Please, Agnes. Basta huwag masyadong malakas ang apoy at siguraduhin mong hindi nakadikit ang asukal sa kalan. Basta halu-haluin mo lang, ha? Okay. Sige. Try ko? Sige. So, ganito ba? Hmm, kanya. So, mahiling na ba si Sander sa strawberry jam? Oo naman. Sa La Presa nga, yan yung madalas niyong merienda eh. Palaman sa tinapay, sa biskuit. Paborito nga ni Sander ang strawberry jam ko eh. Really? Alam mo ba, tate, ayaw na ayaw niyo strawberry jam. Siguro dahil madalas siya sa Baguio. Kaya utang-uta na siya sa jam. Talaga? Oo. Alam mo yung favorite niya dati? Ano? My specialty. Raspberry Pavlova. You know what? Yung nag-aral ako sa London ng cooking, I met a lot of talented pastry chefs. Siguro kailangan mag-aral ka din abroad. Baka finally, sumikat yung Pinoy strawberry jam sa ibang bansa, di ba? Malabo yata yun. Relius University pa nga lang, mahirap nang bunuin ng tuition. Abroad pa kaya? Then apply for a scholarship. Yun nga si Sander, pwedeng-pwedeng mag-aral abroad. Kaya lang, hindi niya tinitake yung opportunity. Kaya naman niya eh. Kung makikipagbati lang siya sa family niya, they can send him to the best colleges sa kahit anong parte ng mundo. But sadly, ayaw niya. Mukhang mas gusto niya talaga magsaka. I mean, not to belittle your work, ha? But, you know, it's not exactly his world in the first place. So, okay na ba to? Sige, tikman natin. Sige. Parang iba. Talaga? Ah, wait. Use this. Sorry. It's okay. Okay naman. May hawig naman. No, Agnes. Kasi kailangan ko yung kagaya ng jam mo eh. Wala ka na bang stock sa La Presa? Meron naman. Oh! Perfect! So, let's call Sander. Okay, wait lang. Hello? Sander? Okay. Kasama ko si Agnes ngayon. Kailangan pa namin ng maraming jam. May natara pa pala daw dyan. Can you deliver them here, please? Sige, okay. Okay, sige. I'll see you. Sayang naman yan. Masarap naman eh. Pero Agnes, hindi nga kalasa ng jam mo. Kaya nga favorite ni Sander yung sa'yo, di ba? Eh, baka naman sa ibang tao, mas magustuhan nila yung gawa mo. Pero gusto ko nga gayahin yung recipe mo. Gusto ko yung jam ko, magugustuhan nung kahit hindi mga mahilig sa strawberry jam. Like, Sander! Sorry, nakatagalan ako. Buti nakita mo yung mga jam. Siyempre, Superman pa. Ready ka? Hello. Hi, miss. Sorry, ngayon lang nagpakita. Been very busy lately. Pero how could I say no kung nag-imbita sa akin eh, a new face of the Grand Empire? I heard your daughter's sick. Yes, but she's on her way to recovery. Oh, God. What's wrong with her? Fatigue.
Siguro dahil sa sobrang pagod sa pagpapatakbo ng restaurant. Nice to hear that she's a very business-minded girl at an early age. Sabihin mo lang sa kanya to take it easy. I will. So, what's the agenda today? Well, we would like to know the status of La Presa. Because the Montesilos are getting really impatient. And it's the only thing that's blocking us from construction. Don't worry about it. I assure you, makukuha natin ang La Presa. My lawyers are already working on it. But when can we confirm that? Soon. Can you be a little more specific? Julius, hindi dapat natin pinapressure si Jaime. I'm not pressuring them. I just want to be clear, because we've been beating around the bush for too long now. Jaime, open ka ba sa possibility na matuloy ang project without La Presa? Huwag mong problemahin yun, Alex. We will get La Presa. And I will get back to you within the week. Sander, thank you ha for bringing all the jams here. Sure. Turuan nga ako ni Alex gumawa ng jam eh. Kaso hindi talaga makuha yung lasa. Ano ba? Ito ba yun? You wanna taste? Wait. Here you go. Diba? Hindi masarap. Okay naman siya. Okay naman, di ba? Okay naman eh. Masarap. Hindi nga masarap, Agnes. Ayoko nang pwede na. I want you to like it. Okay? Yeah, Magsisira lang ako, ah. Di ba? It's okay, yeah. I like it, yeah. Masyado ka nagpapa-apekto kina Chloe at Judy. Friendly subo lang yun. Talaga? Thank you, Mr. Saavedra. Please contact me within the week. I will. Thank you. Hindi natin dapat pinipressure ang mga Saavedras. Jaime might think we're antagonizing him. Kailangan natin sila sa negosyo. And they need us too. Look, Kuya Alex, I know you're the president of this company, but I need to do my job. At ang trabaho ko, siguraduhin matuloy ang Agri Resort. So please, let me do my job. Oh, by the way, meron akong papakita sa'yo. Aren't you affected? No. Hindi mo talaga ako interesado maging new face of Grande. Pero pamilya mo pa rin sila. Kahit ah. Don't worry. Para sa akin, ikaw pa rin naging isang Grande face that matters. For your concern. Pero matagal ko nang tanggap na di talaga akong grande na tapagmana ng lahat. You're so like me. Parehas tayong sigurado sa gusto natin. Tara na. Kate, yung bayad nga pala. Oh, yeah. Here you go. Salamat. Mauna na kami, ah. Bye, Kate. Bye. Take care. Well, ang importante nakuha natin ng assurance ni Jaime na within a week, ma-acquire niya ang lupa. Mukhang na-pacify si Mama. Maybe you should talk to her about the magazine cover. Maybe we can come up with a follow-up piece na si Sander naman... No. Let's not go into something na hindi natin kaya mapanindigan. Why not? Mapapapayag mo ba si Sander? Bettina,
hindi pwedeng mapahiya ulit si Mama nang dahil kay Sander. Dahil kung mangyari yan, I am 100% sure she will never forgive us. I know you don't like the situation that we are in now. But we don't have a choice. Kailangan tanggapin muna natin. We just hope we win back the trust ni Mama. Miss Lane. Teka lang. Bakit? Kanina kinakit. Ang sweet-sweet mo. Tapos, buong biyahe, ayimik ka na. Meron? Meron. Meron kang dumi sa mukha. Maghilamos ka nga. Huh? Agnes, ano mong nangyayari sa'yo? Hindi ka namang ganyan, di ba? Pati si Sander, sinusungitan mo. Hindi naman siya ang humalik. Siya naman ang hinalikan. Pero kahit na. Mang! Tulog na po eh. Nako, nakatulugan na ang Rayuma. Sa kabilang bayan ko pa kasi ito kinuha eh. O ibigay mo na lang ha, pagkagising, ipahid mo dun sa binti niya ha. Sige, anak. Nay Mirasol. Ah, ano yun, anak? May nagawa po yata akong hindi maganda. Bad! 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 Bakit ba? Ano bang meron? Yan lang may kiss mark. May lipstick ko. Evidensya! Kaya pala ganun si Miss Lane. Kinis ako ni Kit kanina eh. Posible pong besong walang mali siya lang naman po talaga yun. Pero nanaig pa rin po yung selos ko kaya inagpayan ko po siya. Dinakuran mo? Mali ko ba ako? Eh di naman anak. Ikaw naman ang nobya eh. Basta naman nasa lugar. Hindi mang problema yung magselos. Pero kung yun ang palagi mong paiiralin, baka yun ang makasira ng relasyon nyo. Lalo na kung wala naman talagang ginagawang masama si Sander. Kahit wala kang kasalanan, kahit hindi mo sinasadya, pero kung ang pakiramdam mo ang nagawa kang ikatatampo ni Agnes, bumawi ka pa din. Tsaka sa susunod, sabihin mo, inaligaw mo lang yung sarili mo. Pwede naman, yun. Ganun talaga, Totoy. Kailangan himasin. Kit! What are you doing? Nagpaturo kay Alice kung paano gumawa ng strawberry jam. Clearly, she's not telling me everything. Hindi pa rin kalasan nung ginawa ko yung jam niya. I can't believe na napakadamot niya. Kate, relax, okay? Maybe you can cook something else. Or better yet, create your own recipe. No, Mommy. I want this recipe. Yung gusto ko ay magugustuhan ni Sander at magiging favorite niya. Hindi lang ako makapaniwala the length that you have to go through just to get him back. But anyway, what's your next plan? You know what? Maybe ipakidnap mo si Sander. Di ba powerful naman ang daddy mo? Kayang-kaya niyang gawin yun. That's true. Pero ayoko naman pinipilit lang si Sander. Ang gusto ko, ako ang piliin niya. Have you seen him lately? He's head over heels sa babaeng yun. Mukhang mahihirapan ka dyan, friend. Miss Lane, ako to! Ako to! Please, bati na tayo! Miss Lane! Di naman tayo nag-aaway ah.
Nagtatampo sa akin eh. Wala na yun. Tinumuko. Ano nga bang palabas yan? Eh, kung itong mukhang tong dahilan kung bakit humahalik ang mga babae, di... takpan ko na lang. Eh, di, take a look, Miss Lane. Ang ibig ko sabihin eh, kung kailangan ko gawin to para lang wala nang humalik sa akin, hindi ka na magtampo, gagawin ko. Okay. Miss Lane! Good morning, Miss Lane! Kasi hindi mo na kailangan yan. Kaya ito, ready na para hindi ka na ma-stress. Hindi mo naman aminin eh. Ramdam ko naman na di ba talaga piling nangyari kahapon. Tinukonsol lang naman niya ako kasi akala niya na affected ako ng si Julia sa Face of Grande. Yun lang. Wala nga sa akin yun. Okay nga lang. Oo nga pala. Kagabi lumabas ako ah. Ah, saan? Pinuntahan ko si Antonio. Si Antonio yung dapat naging partner mo sa Strawberry Festival? Mm-hmm. Yun? May problema kasi siya eh. Kaya kinis ko siya para makonsol siya. Miss Lane naman eh. O bakit? Pag ikaw, okay lang. Pag ako, hindi. Ang sinasabi ko lang, sana alalayan mo din yung nararamdaman ko. Naiintindihan ko na kailangan mo tulungan si Kate. Pero sana naisip mo din ang posible kong maramdaman. Okay, sige. Hindi na maulit. Promise. Please? Good morning po. Good morning. Kate, bakit? Kulang pa ba yung strawberry jam? No, it's not about that. May hihilingin sana ako iba sa inyo. Can I make tambay here? Can I hang out here? I mean, tumambay muna dito. Just for a day. You have a beautiful place here in Apresa. And it will help me a lot in uplifting my mood. Sabi ng therapist ko, it might help me if I go to places where I can relax. You know, peace of mind. Kaso Kit, magtatrabaho kami ngayon eh. Mm-hmm. Simula na kasi ng pagpupunla, wala kang makakasama dito. Eh, di sasama ako. May inip ka lang dun. Eh, di magtatrabaho ako. Kate, hindi biro yung pagtatanim, ha? Hindi nagsisinungaling yung kanta, Kate. Magtanim talaga, hindi biro. Wala akong problema. Kakayanin ko. Mabibilid ka sa araw. Mainit dun. I brought sunblock. I know na maaari akong makaabala sa inyo. But I promise, to be really helpful. I really want to be here. Because the thing is, I feel so alone this past few days. Wala akong kausap, wala akong kasama, and most of my friends are in Manila. Eh, si Sander lang naman yung kaibigan ko dito. And, of course, Agnes. Kaya, ito po ako, humihingi ng favor kung pwedeng makasama muna dito sa La Presa.